natin makakamtan ang kaligtasan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan dahil nais po namin na ang aming mga kaibigan, ang aming mga kaibigan, at ang ating kapwa ay makamtan ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. At ang magdulot ito ng pagbabagong ng buhay, kagalingan sa may mga karamdaman, at biyaya at pagpapala na nagmumula sa Panginoon. At nais natin makapagbigay lugod at kapurihan sa Panginoon. Tulad po ng kwentong ito. Yan. Sinaaman po isang taong may mataas na katungkulan, ngunit siya ay nagdurusa sa karamdaman na kitongin. Kaya ibinahagi ng batang ito na kanyang alipin, isang batang Israelita. Yan. Patungkol sa propeta ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Dahil dito, nabigyan niya ng pag-asa ng upang mahanap, pakahanap ng solusyon o kagalingan, sinaaman sa kanyang ketong na noong panahon ay wala pang lunas. Yan. So nakapagbigay siya ng pag-asa at nabigyan niya ng kapurihan ng Panginoon. Sinunod nga ni Naaman ang payo ng propeta na siya ay maglublob sa ilog Jordan, at dahil dito, naranasan niya ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Dahil sa kagalingan naranasan ni Naaman, pinapurihan niya ang Panginoon at nagpasya siya na baguhin ang kanyang buhay at maglingkod or sumamba lamang sa nag-iisang Diyos, ang Diyos ng Israel. Natuklasan niya at napatunayan niya na wala nang ibang Diyos sa lupa o sa mundo kundi ang Diyos ng Israel. Ganun din siya ay nagdesisyon na hindi na siya maghahandog ng anumang alay sa ibang Diyos o sa ibang mga Diyos-Diyosan, tanging sa Diyos lamang, sa tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel. Bakit ba natin kailangan ng kaligtasan? Sabi sa Roma, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao sa Panginoon. Ano naman po ang kabayaran ng kasalanan? Yan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yan. Kaya tayo po ang pipili, ano po bang gusto natin? Manatili sa kasalanan at mabulid sa dagat-dagatang apoy, yan, na tinatawag nating impyerno, o tanggapin ang regalo ng Diyos. Sabi po dyan sa 1:3-6, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ang pipili, tayo po ang magpapasya, matnatili sa kasalanan, sa kapahamakan, sa nagbabagang apoy, sa impyerno, o tanggapin ang Panginoon, sumampalataya sa Kanya at makamtan ang buhay na walang hanggan. Paano po ba natin makakamtan ang buhay na walang hanggan? Una po, kailangan nating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Yan. Sabi po dyan sa unang 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Gaano man po kabigat, gaano man karumi, gaano man katindi, gaano man kalalim ng ating mga kasalanan, ang Diyos po ay tapat at tayo ay kanyang patatawarin at lilinisin. Yan, tayo po ay magiging bago, magiging karapat dapat na tawaging anak ng Diyos. Ang sunod po, kailangan po nating tanggapin at sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Kayo po dyan sa Roma, 10:9, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya mag-uni ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ang susi po ng kaligtasan ay ang pagsampalataya. Yan, ang paniniwala sa Panginoon bilang ating manunubos, bilang ating tagapagligtas. Ngayon naman po, ang bunga ng kaligtasan, ang bunga ng ating pagsampalataya, hindi po natatapos dito. Hindi nagtatapos sa pagtanggap.
Kailangan ay mamunga tayo at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi po dyan, kailangan sundin, sumunod tayo at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi po sa Deuteronomy, kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos at susunod sa Kanyang tinig at maglilingkod sa Kanya at lalakip sa Kanya. Yan. So bunga po ng ating pananampalataya ang ating pagsunod. At eventually, naisin din natin na tayo ay makapaglingkod ng buong puso sa ating Panginoon. Kung nais niyo pong tanggapin ng Panginoon, sundin niyo lamang po ang panalangin ng pagtanggap. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Sa Diyos po ang pagpapalain.